Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod si Gelo at nandito kayo sa Gelo's Work. Ay, hindi, Gelo Workshop pala mga ka-workshop. So, isang video na naman ang ipapakita natin sa inyo about sa pag-DIY ng mga motor. So, panoodin nyo to, no? I-share ko lang to para sa mga gusto magpa-install o gusto nyong gawin sa inyong motor. So, ito ay in-install ko sa aking bagong ER150N. So, ayan, yung nasa likod yung kulay black. So, in-installan ko siya ng fingerprint scanner. So, mapapagana lang ang iyong motor gamit ang iyong fingerprint. Pwede na! Siyempre. Tapos, hindi mo siya mapapa-start kahit na i-kickstart mo siya or push start hanggat hindi mo ine-enter ang iyong fingerprint. So, ayun. Pakikita natin sa'yo. In-install ko siya sa aking ER150N. So, ayan. Pakita natin sa inyo yung function para malaman nyo kung paano ang kanyang function sa motor. So, ayan. Punta muna tayo kay Black. So, ayun mga ka-workshop, ito yung aking bagong motor. Si Motorstar Easy Ride 150N. So, N-Max look siya pero proud to be Motorstar user, no? So, first time ko mag-Motorstar. Ay, hindi pala. Second time. Kasi ang una ko Motorstar, yun, Easy Ride 150, no? Yung maliit pa lang siya, yung parang mga Hayate type. Yung mukha niya parang Hayate. So, yun ang una ko motor na 150, no? Na Motorstar, no? Okay naman siya. Ngayon, gumamit tayo ng mga branded type, Yamaha, Suzuki, may mga motor din tayong ganyan. So, sinubukan natin ulit si Motorstar. So, ito siya. Si Black Panther. Nice. So, yan ang kanyang pangalan mga ka-workshop. Siyempre, papakita natin yung in-install natin na fingerprint. So, ayun. Kahit mga naka-NMAX, kapag nakita na may fingerprint ka, maa-amaze sila sa'yo. So, bibihira lang ang nagpapa-fingerprint. Lalong-lalo na sa ganitong klaseng motor. Yun, AC type. So, hindi naman mahirap. Napakahirap niya kabitan ng fingerprint. So, ayan. Hindi siya gagana hanggat hindi mo ginagamit ang iyong fingerprint. No? What? What the? Kita nyo, fingerprint. Naangko ko ay madumi. O, ayan talaga mga buhay mekaniko. So, ayan. Naka-input dyan yung fingerprint ko. So, once na i-on natin yung susi. So, ayan ang kanyang panel. Napakaganda, no? Isa rin yan sa nagustuhan ko. Kaya, kinuha ko to si Motorstar. Si Easy Ride 150N. So, ayan. Hanggat hindi mo pinipindot si fingerprint o hindi mo ini-input ang iyong fingerprint, hindi siya mag-i-start. So, subukan natin. Yan, hindi siya naka-kill switch ha. Naka-on yan. Hindi yan naka-kill switch. Dapat mag-i-start siya. So, ayan. Redondo lang siya. So, ayan. Hindi siya mag-start sa push-start. So, subukan natin siya sa kickstart. Kasi, yung mga ganitong motor na may kickstart, pag may fingerprint, gumagana pa rin sa kickstart. Pero ito, subukan natin kung gagana. So, ito na si kickstart. Kick natin. Oop, tigas. So, ayan. May kita nyo, hindi siya gumagana. So, i-input natin ang ating fingerprint. Oh my God! So, kita nyo? Pagka-input ng fingerprint, start na rin siya. So, ginawa ko to dati sa aking MSI 125, no? Kapag fingerprint mo, so, hindi siya mag-i-start kasi FI yun, kaya hindi ko ginawa yun. Ito kasi carb type. So, kaya kinumbert ko rin siya na pag pininput mo yung fingerprint mo, automatic start na siya. Pero sa mga FI, hindi ko ginagawa yon. So, kasi ma-overwrite yung kanyang ECU. Kaya, panoodin nyo nga rin pala yun kung paano ko yung in-install sa akin MSI 125. So, ayan, makikita nyo umaandar na. Diba? Gamit ang aking fingerprint. So, okay na siya mga ka-workshop. So, pakita rin naman sa natin sa inyo paano kung nag-error na. Hindi na nai-input ang iyong finger, no? Ang finger mo, hindi na nag-i-input. Ang fingerprint mo, hindi na natin nag-i-input dito or nasira na
yung mechanism niya sa loob, no? Paano yun? Hindi ka nagagana? Hindi. Meron pa rin tayong paraan dyan. So, patayin natin. So, ayan. So, yung mga daliri ko, ito, hindi ito naka-input. Kaya ito ang i-input natin mamaya. So, paano kung sira na siya? So, meron yan. Secret switch. Para mapagana mo naman siya, gamit ang push start na hindi mag-i-input ng fingerprint. Kung kanina, kailangan ng input ng fingerprint bago mag-start. Ngayon naman, tignan nyo. I-on natin. So, hindi natin i-input ang ating fingerprint. Magpo-push start yan. So, ayan. Diba? Okay na siya. Tapos, subukin rin natin i-kickstart. Tapos on natin, no? Subukan natin sa kickstart. On. Kickstart naman. Kanina, uulitin ko, sa fingerprint, hindi mo mapapa-start kahit i-kickstart mo basta hindi naka-input ang iyong fingerprint, no? Huwag nyo lang pansinin yung kuko kumadumi, ha? Mga ka-workshop, baka may mga basher na naman dyan. Sabihin, maglinis ka ng kuko mo. So, basta i-promote lang natin to kung paano siya pag-anayin. So, ayan, kickstart natin. So, yun. One kickstart. Kita nyo? So, ayan. Maandar na siya gamit ang kickstart. So, ayan mga ka-workshop. Easy ride, 150N. So, ayan. In-install natin fingerprint scanner. So, astig, no? Yan ang isang mapagmamalaki ko na na-install ko sa aking motor. So, pwede nyo rin yan install sa inyong motor, no? Siyempre, dayuhin nyo ako. Gala Workshop Motorcycle Accessory Shop located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5. In front of Iglesia ni Cristo, so babala kayo ng konti, makikita nyo na yung shop ko. So, ipapakita rin natin sa inyo yung diagram yan. So, sa next video, i-share ko kung paano natin in-install kasi talagang napakahirap to i-install sa ganitong motor. So, yun. I-share ko rin sa inyo. Pero huwag nyo muna siyempre kalimutan na mag-like, share at subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre, yan. Siyan lang ang hinihiling ko sa inyo, no? Supportahan nyo ako sa aking YouTube channel. So, right side sa atin lahat. God bless mga ka-workshop. Ingat tayo palagi.